Guys, welcome to my channel. Welcome to RDM Designs. Itong video na i-share ko sa inyo ngayon ay para sa mga may easy trip accounts na gusto nilang i-ensure lagi na updated yung mga balance hindi magkaroon ng aberya kapag dadaan ka lalo na dyan sa NLEX. Kasi kung meron mang natitira ng mga cash lane, alam ko usually mahaba yun. So yung mga easy trip users, mini-make sure nila na lagi silang may balance na sapat para sa kanilang mga travel tuwing dadaan nga sila dyan sa mga expressway na yan. So, let's watch this simple tutorial na ni-ready ko para sa inyo guys and ay hatulong ito sa inyo. Let's watch this! Ang first step natin is pumunta tayo sa ating Play Store at i-search natin ang Easy Trip. Easy Trip. So, kailangan natin i-install to. So, ito yung hahanapin nyo, Easy Trip Services Corporation. Skip lang natin yan, mga account setup na yan. So, kung makikita nyo, 24 MB lang siya. And, andito mismo sa instruction kung paano. So, yung first step ay i-re-register nga daw natin yung account natin by entering our 12-digit account number found on the bottom left portion of your Easy Trip card. Pwede ngang gamitin, you can use the app to view your registered vehicles or you can add a new one. And balance and transactions, you can use the app to check your remaining balance and review your transactions. Reload, you can use the app to create an e-receipt and easily reload at nearest loading station partners. Travel history, you can use the app to review your past travels. So, ayan yung mga features niya. So, tingnan natin kung paano siya gamitin ng actual. Antayin lang natin na matapos na ma-install tong app. So, by the way, nasa 24 MB lang to. And nasa 5,000 na yung reviews niya. Nasa over 100,000 down. So, ito si Easy Trip Services Corporation app. Tapos na siyang ma-download, i-open na natin yung app. Click natin yung open para mapunta tayo dun sa Easy Trip app nga natin na bagong download. So, ito na siya. So, ang sabi nga dito, katulad nung nakita nyo kanina sa instruction, pwede kayo mag-register ng email address nyo or pwede rin kayong mag-login via your Facebook account. So, itry natin yung login with Facebook. Ito kasi yung natry ko na madali lang siyang gamitin. Kasi, ilalagin mo lang via your Facebook account. Ipapakita ko lang kung paano tayo mag-actual na create ng account. So, continue nyo lang yan. Medyo matagal lang ng konti. Antayin lang natin kasi nilagin natin yung Easy Trip app via our Facebook account. So, ganito siya. So, kapag nakapasok na kayo sa app, ayan. Kung makikita nyo dito sa left side, ito yung, ayan, wala pa siyang laman. Ito yung mga, kung mayroon na kayong na-add a vehicle, dito nyo siya makikita. So, try nating mag-add ng vehicle. Random lang to, maghuhulalan tayo, char. Pag mag-add tayo ng vehicle, i-click lang natin yung add vehicle.
sa vehicle name, kung hindi tayo sigurado sa vehicle name, as per hotline ng Easy Trip, pwede tayong mag-type dyan ng any. Sige, kunyari meron tayong owner. Sample lang to, ha. May owner tayo. Hindi. Sige. Sige. Kunyari para ito sa truck natin. Truck. Vehicle model. Kung hindi tayo kasi sigurado, even dito sa vehicle name at sa vehicle model, ang sabi sa akin ng CSR, type lang tayo ng any letters dito. Select color, pili lang kayo ng any color. Pili natin yung red. Plate number. Plate number ng sasakyan. Magwala lang tayo. This is random lang, ha. Say NY5. Kunyari, 175. And then, sa account number, kailangan nyo i-input yung magwala lang din tayo since an tutorial lang natin to. So, sample lang to. Sorry, 5200 1258 This should be the 12 digits account number na meron tayo. So, after nating ma-input yan, i-click na natin yung save. Tingnan natin kung anong mangyayari after natin na ma-save siya. So, on my experience kasi, kahit magkamali kayo ng input, maa-add nyo pa rin siya. So, ito random lang to. Hindi ito correct na plate number. So, ayan. Registration success pa din. And sabi nga dito ay vehicle successfully registered to your account. Click confirm. Ayan. So, kung tama yung plate number na ine-enroll nyo, makikita nyo dito yung mga transactions, yung reload, yung adjustment. Ayan, so ganyan. And then, kung let's say nagkamali naman kayo, pwede nyo pa rin ma-edit to. Mag-edit kayo ng details, plate number or something. And then, i-click nyo. Kung gusto nyo naman tuluyang i-delete yung account na yan, ay i-click nyo lang yung delete. So, ganyan mag-delete. Halimbawa, nagkamali talaga kayo. So, i-delete nyo yung details niya. Ayan. Confirm. Confirm na dinidelete nyo siya. So, ganyan mag-register ng Easy Trip account number. Kung meron kayong as many as you want na i-add dito na vehicle, pwede kayong mag-add ng mag-add. Click nyo lang yung add vehicle na yan. Ayan. So, makikita lahat ng naka-add na vehicle dito sa account nyo. So, ganyan po mag-check ng balance. Sorry, hindi ko pala naipakita ng uso sa inyo. So, mag-try lang tayo ulit. Mag-random lang tayo ng ad, ha. Kung sakali mang may maging kaparehas to na plate number, hindi po natin to sinasadya. Naghuhula lang po tayo ng combination ng plate number at ng account number. So, naghuhula lang po tayo again. Sa account number, lagi naman pong ganito ang umpisa niyan. 5200. Kunyari, 5, 5, 9. And then naghuhula lang po tayo kung sakali pong may makakaparehas na hindi po natin sinasadya ito. Random lang po itong nilalagay natin. So, registration success. I-click natin yung vehicle na inadd natin, and kung makikita nyo, ayan, wala na siyang na-match.
kung mayroon whatever balance na meron yung account nyo, dito nyo makikita sa balance na yan. Transactions, lahat ng transaction na meron kayo dito sa account na inad nyo, sa vehicle na yan, ay makikita nyo dyan. Lahat ng reloads, yung latest na reload na ginawa nyo, makikita nyo rin dyan. At sa adjustment, ganun din. So, sa transaction yung lahat ng mga tollway, whatever na dinaanan nyo, makikita nyo siya dyan. So, again, ganyan po mag-add ng vehicle. Ganyan din po mag-check ng balance after na ma-add nyo na yung vehicle nyo. And, yung pag-e-edit at pag-de-delete, katulad po nung sinabi ko kanina, ganyan po siya. So, ayan. Thank you for watching, guys. At kung may katanungan kayo, just comment down.